Hello, good morning mga ka-farms. Nandito naman na naman po tayo para magbigay ulit ng video tutorial about Korean language, basic Korean language learning. So, ang video po natin ngayon is about Kai Iyong at ang kanyang mga gamit. So, sa pag-aaral ko po ng Korean, meron po akong ginawang sariling strategy para mas maintindihan ko po siya ng mas madali. Kasi kung sa book po tayo magpipaste, medyo complicated po yung explanation doon. So, ganito po yun. Iyong ay may mga special functions. So, lalagyan ko siya dito ng special functions. So, ano-ano ba ang mga gamit ni Iyong? Okay, first and foremost, bigyan po muna siya natin ng romanization. Letter or yung sound and letter niya in romanization. So, si Iyong, and then L, pangalan niya Iyong. Itong bilog na ito ay si Iyong. So, ang pangalan niya is Iyong silent L. So, si Iyong ay may romanization na silent and then NG. So, tatlo po yung romanization letter, corresponding romanization letter niya, and then sound niya. So, nakadepende po kung saan niya siya nakita. For example, si Iyong ay silent sa initial, and then middle, and then final. So, kung makikita po ninyo si Iyong sa front or initial ng word, ay silent ang kanyang sound. Kung makikita mo siya sa middle, ay silent din po ang kanyang sound. And then, pag nakita mo na siya sa final, lang naman ang kanyang sound. So, ano po ang IMF? Bago po ang lahat, explain ko po muna sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng initial, middle, and final. So, for example, ang word I i-romanize ko po siya. I-ya-gi. Okay. I-ya-gi means talk or mag-usap. So, ito pong bilog na nakita ninyo sa front is ito po si Iyong. So, si Iyong sa front, initial or front, unahan. Ito po si Iyong sa front. Ito yung initial niya. So, magiging silent ang kanyang sound, meaning wala siyang value, wala siyang sound value or letter value kasi silent siya. So next letter ka dapat magro-romanize, kaya po naging E ang unang letter na nilagay natin. So, and then meron din kayong nakita dito sa kasunod na Iyong din ulit, si Iyong din ulit. So dito naman po is nasa middle po si Iyong. So, ibig sabihin, ang initial letter is Iyong unang sinulat mo. Kaya si Iyong dito ay initial. And then, second letter, basta magkasunod at magkapantay yung pagkakasulat nila ng ganyan, sila po lahat ay middle. So, si Iyong dito ay middle. Kaya silent po ang kanyang sound. Then, another word. For example, romanize ko lang siya. So, initial and then final. Initial, first letter na sinulat mo, and then dito po si Iyong sa final. Final means ilalim. So, kapag ang isang letter ay merong letter sa itaas niya, siya ay nasa ilalim or final. So, ang sound value naman ni Iyong dito ay nang. So, silent nang, kaya po naging anyong. Okay, may sound value na siya. Dito wala, dito meron. So, ito po ay basic function ni Iyong. Pupunta naman tayo sa special function. At bakit nagkaroon ng ganoon at bakit meron karoon ganong rules? Okay, o ano-ano pang mga rules sa special functions. So, ganito po yon. Si Iyong, okay, first special function ni Iyong is
iyong ay nilalagay sa initial o front ng word kapag ang word ay nagsisimula sa vowel. So, again, ang special function po ng naa, ang unang special function ni iyong ay ganito. Si iyong ay nilalagay sa initial of front ng word kapag ang word ay nagsisimula sa vowel. So, ibig sabihin, sa lahat ng Korean words na nagsisimula sa vowel, nilalagyan po sila ng iyong. Okay, para mas maliwanag, ganito po yun. So, for example, agi sa romanization. So, agi means baby. Okay, kung isasalin ko po siya sa salitang Koreano, ganito po siya. O, agi. So, ang first letter po is A vowel, letter A, vowel. So, lalagyan po, kaya po kayo may nakikitang bilog dito o iyong dito kasi yan po ang kanyang special function. Nilalagay po siya sa word na nag-start sa vowel. Bakit po kasi ganun? Bakit po ba ganun? Okay? Bakit po ba nilalagyan siya ng iyong kapag ang word ay nag-uumpisa sa vowel? So, ganito po yon. Meron po kasi tayong sinusunod na writing pattern. Writing pattern. So, ano po itong writing pattern? Okay. Ang writing pattern po ay mga pagbuo ng kung paano ka bumuo ng mga salitang Koreano. Hindi po po pwedeng mag-invento ka lang ng kahit anong pattern dyan kasi may sinusunod po silang pattern. So, ganito po yun. Okay. First pattern is CV. Second is CVC. CV. CVC. CCV. CV, CV, etc. So, kung mapapansin po ninyo, may makikita po kayong C at V. C at V, it stands for consonant. And V stands for vowel. So, CV means consonant vowel. So, meaning, in every Korean word, meron pong consonant at vowel. So, kung ano pong napapansin ninyo sa kada pattern po na ito? So, ganito po yon. Sa kada pattern po, makikita po ninyo na ang pagkakatulad ay nag-uumpisa sa consonant ang lahat ng pattern ng words in Korean. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng magsimula sa vowel, kundi dapat nagsisimula po siya sa consonant. That is why nilalagyan po siya ng iyong dito sa front if ang word nagsisimula sa vowel para i-balance or para i-follow ang writing pattern. So, hindi po pwedeng vowel ang mauuna. Dapat mauuna ang consonant. Pero sa case naman po dito ni Iyong, kasi po si Iyong ay silent. Silent and nang. So, wala pong pinagbago. Pinagbago yung word. Ganun po pa rin yung ganun pa rin po yung kalalabasan kapag pre-pronounce mo yung word. Walang pagbabago. Kahit naglagay po tayo ng Iyong. So, tandaan po natin, ang unang special function ni iyong ay nilalagay siya sa word na nagsisimula sa vowel dahil hindi po pwedeng magsimula sa vowel ang isang Korean word. Dapat ma-follow niya ang writing pattern. So, number 2, pangalawang function ni iyong, si iyong din ay nilalagay sa middle ng words kapag ang dalawang vowels ay nagtatabi or magtatabi na hindi sila
birthday. Ikalawa, second special function ni Iyong. So, si Iyong ay nilalagay sa middle, meaning nasa gitna. Nakikita mo siya sa gitna ng word. Sa middle ng words, kapag ang dalawang vowels ay nagtatabi or magtatabi or nagtabi na hindi sila double vowel. So, ganito po yun. Ganyan ko siya ng example para mas malinaw. So, for example, Iyagi. So, romanization is Iyagi. So, may iyong tayo dito sa front kasi yung first letter na sinabi is vowel. So, kaya tayo naglagay yung iyong dyan. And then, naglagay din tayo ng iyong dito. Bakit? Bakit po? Okay, ganito po yon. Naglagay tayo ng iyong dito. Kasi, nagtabi yung dalawang vowel na I at saka ya. Si I at saka si ya. So, I, ya. So, pag pinagtabi po natin siya as Korean letters, ganito po yun. So, ang sabi dito, si iyong ay nilalagay sa middle ng words kapag ang dalawang vowels ay nagtatabi o nagtabi na hindi sila double vowel. So, wala po tayong double vowel na ganito. Meron po tayong ganito na ye, pero wala po tayong ganito. So, ibig sabihin, kapag sa isang word is nagtabi yung dalawang vowel, pero hindi sila double vowel, dapat ihiwalay mo. Lalagyan mo siya ng iyong dyan sa gitna. Kaya po may iyong din sa middle. So, ibig sabihin, any vowels po, pwede po siyang may iyong dyan. Para, again, mabalanse yung tinatawag na writing pattern or consonant vowel rule. Dapat magtabi, mauuna yung consonant bago yung vowel. Pero, okay, halimbawa, paano naman kapag ka ganito? O, ganyan, yung mga vowels. Lalagyan pa ba ng iyong? Opo, lalagyan siya ng iyong pero dito sa itaas. Kasi nakaharap siya sa itaas and then open. Pero dito sa gitna, hindi tayo maglalagay kasi double vowel po yung mga vowels na yan. Okay. Okay, pangatlong function or pangatlong special function ni iyong. Okay, ang ika number 3 is si iyong ay nilalagay sa ibabaw ng mga vowels na ito. So, ganito. Okay. Si O, si Yo, si U, si U, at si U. So, si iyong daw ay nilalagay sa mga vowels sa ibabaw nila. Na mga ganito. So, si iyong daw ay nilalagay sa ibabaw ng mga vowels na ito. So, kapag ka na-encounter nyo po yung ganitong mga vowels, hindi ka po pwedeng laglagay dito. So, mali po yan. Okay, dito ka po dapat maglalagay sa itaas. Mapa-initial or middle man yan. So, for example, U-Y-U. U-Y-U means milk. So, dito ka maglalagay ng iyong sa itaas. Or, okay, U-Y-T-A. U-Y-T-A, double vowel. So, dito pag maglalagay din ng vowel sa itaas. Tandaan lamang po natin na kapag ganitong vowel ang na-encounter ninyo or nakita ninyo, eh, dito po sila sa taas nilalagyan ng vowel. Okay, nakatihaya o nakayuko or nakahigang vowel sa itaas po sila nilalagyan ng iyong. Pero, halimbawa po, pagka ganito yung word, okay, lalagyan pa ba natin ng iyong dito? Lalagyan pa ba? So, hindi na. Bakit po hindi na natin lalagyan dyan? Kahit po nakatahir-tihaya siya. Diba sabi ko lalagyan mo siya ng iyong dito sa itaas kapag nakayuko or nakatahir-tihaya or nakahiga. So, hindi na po tayo maglalagay. Bakit? Kasi meron na po siyang partner na letter dito sa itaas. So, itong si Giyok is consonant and then yung yo na vowel. So, na-follow na po niya yung consonant vowel rule or yung writing pattern. So, hindi ka na po maglalagay kapag ka ganito. Pero, kapag ka ganitong open po yung itaas ng word, maglalagay ka po talaga. For example, again, so, we means on top or nasa itaas. So, double vowel po sila, ay hindi po tayo maglalagay ng iyong dito. Hindi dito. Kasi open. Okay? Okay, ngayon po, ulitin ko lang po yung
special locations. So, number one, sige yung ay nilalagay sa initial or front ng word kapag ang word ay nagsisimula sa vowel. Kalawa, sige yung ay nilalagay sa middle ng word, words kapag ang dalawang vowels ay nagtatabi na hindi sila double vowels. And third, si iyong ay nilalagay sa ibabaw ng mga vowels na ito. So, u. Okay, ganun po yun. So, ganito po, magbibigay po ako ng examples ng mga words, 1 to 5, and then subukan po ninyong lagyan siya ng iyong. Okay, maglalagay po ako, dapat tandaan po ninyo yung mga functions and then yung mga rules niya na ganito. So, ang sagot nyo po ay pwede nyo pong ilagay sa comment section. Okay, number one. Leave your answers at the comment section and salamat po sa panonood. Until next tutorial video for Korean language. Maraming salamat mga farms. So until next time na naman po sa another video tutorial about Korean language. Medyo busy lang po ako ngayon. Kaya madalian po yung pagtuturo ko. So another video, abangan nyo guys. Maraming salamat mga farms.